mahal ba vet school, magastos ba, dapat matuto kang tumingin or mag-detect ng red flags. Mas mahirap nga ba talaga ang vet med kaysa sa human medicine? What up, Betches? It's your girl Ara back again with another video. And for this video, eto po, 10 things you need to know before entering vet school. Or kung ano man matatitle ko dito. Dahil ganun ako ka-indecisive sa title. I think gets yun may idea kung ano yung ma-expect sa video na to. Tama ba? Anyways, if isa kang aspiring vet student, di mo na alam kung ano nangyayari sa buhay mo. Ang dami na mahirap na bagay na hindi mo na makontrol. You just need to unwind. Watch this video. Watch this video. Yun lang. First thing that you need to expect before entering vet school is finances. Dami nang tatanong sa akin if ever, mahal ba vet school, magastos ba? Yes and yes. Well, technically, sa state universities, like kung sa UPLB, dahil state university libre ang tuition fee, diba? Pero ang problema kasi is yung miscellaneous and yung other gastos. That is where financial stuff or financial eme comes in. And lalo na ngayon, bago pumasok ng vet school, dahil online muna tayo, online class, you need to invest in a good laptop or sabihin na natin iPad na hindi naman kailangan state of the art or yung pinakamahal, pero yung alam mong tatagal sa'yo for your whole entire vet school life. 6 years rin yun, patagal yan sis. So, pumili kayo ng matibay-tibay na laptop na talagang ang matagalan. Hindi ka to ng jowa mo na iniwan ka sa ere. Talking stage mo na parang nag-last lang ng ilang buwan. Joke lang, hindi. Hindi po tayo bitter. Ano lang yan? Wala lang yan. Expect unexpected expenses. Puro may ex. Before, nung may face-to-face pa, may mga gastos sa manuals, or kaya materials sa mga sa lab, transportation, surgery, lalo na sa surgery, sobrang gastos ng surgery, mga sis Mars, as in, I have actually a video wherein I have a hole, surgery or bang-bang hole. This is the video if you want to watch that para may idea kayo nung initial na ginastos ko for it. Ay, pinakamagastos sa duty. Kasi may times, lalo sa UPLB, if sa UPLB ka nag-aaral, may times na mag-duty kami sa Diliman, yan yung pinakamagastos. Kasi diba LB, tapos kailangan mong transport to Diliman, tapos yung pagkain mo doon, eh mahal naman ang pagkain sa QC compared sa LB. Number 2, relationships. Alam niyo kung bakit? Dapat matuto kang tumingin or mag-detect ng red flags. Hindi lang po to sa relationship or hindi lang po to katulad sa Nevertheless na si Song Kang, isa siyang walking red flag. If may mga tao or toxic na relationship na nakaka-apekto na sa performance mo in life or performance mo sa pag-aaral, you need to cut it off kasi hindi na healthy sa mental health mo and also nakaka-apekto na siya sa major priorities mo, which is to study and to pass vet school. Diba? Hindi lang to sa romantic relationship ha. Applicable rin to sa mga toxic friends or other toxic people in your life. Been there, done that. You need to cut it off para hindi na masyado mabigat sis. Ang hirap hilahin ng mga tao na pabigat lang in life. Acad-wise or subject-wise. Actually, marami ako nasulat dito. Una-una, improve your reading comprehension. Train yourself to improve your reading comprehension. Please do so kasi importante yan sa vet school. Lalo na pag nagbabasa ka ng cases, nagbabasa ka na for thesis, and also yung writing skills mo, or kung alam mo hindi ka magaling magsulat, improve mo na habang nagsisimula ka pa sa vet school. Kasi pagdating sa thesis, or pagdating sa pagsusulat ng papers, andali na yan, chill na yan para sa'yo. Magandang tip to is to ask upperclassmen about insights nila sa mga subjects or approach ng prof kung paano sila magpa-exam. Para kumbaga may heads up ka lang. Huwag kang aasa rin sa ganun lang, doon lang sa sinabi nila. Kasi minsan yung mga profs or mga type of exams nila nag-iiba or maraming factors. Maganda na may onting idea ka or alam mo na kung ano i-expect mo doon sa subject na yon or kaya doon sa prof na yon. Para hindi ka na magugulat na parang, ma-overwhelm ka. Habang maaga pa, learn what type of learner are you. Kung mas nagwa-work sa'yo yung, or kung nagwa-work sa'yo yung kinakausap mo sarili mo habang nag-aaral, alamin mo na habang maaga pa. Kasi ito ang panghahawakan mo buong vet school life mo. Balance your strengths and weaknesses. Ang vet med kasi, it's not just theoretical. Meron tayong hands-on and also, may practical rin yan. Hindi lahat ng aspects na yon magaling ka. And also, yung mga types of exam,
alamin mo kung saan ka magaling. Para mabalance out mo. Hindi porke ito yung strength mo, doon ka lang mag-focus. Tapos yung weakness mo, hayaan mo lang. Minsan kasi yung weakness mo, yung pa yung magpapabagsak sa'yo. So, I mean, you need to balance those things. Kung alam mo hindi ka magaling sa theoretical, pwede mong ibawi sa practical. Ganun. Kasi hindi lang basta talino yung nandito. You need to strategize how to pass rin. Build an effective study habit or schedule that works for you. Actually, ito maganda. Hindi ko to nagawa. Simulan mo na parang after every class, mag-active recall ka para hindi ka na ma-overwhelm sa dami ng aaralin how many days before the exam. Lalo na pagka nagkasabay-sabay yung mga exams. Sis, ang hirap na nun. Nakaka-overwhelm na yun. Nakaka- yung mental health and physical health mo. Or you need to know your limit or boundary sa load na meron ka. Pagka alam mo sa sarili mo na hindi mo kaya pagsabayan ng extracurricular and also academics, huwag ka na mag-org. Ganon. Alalahanin mo, ang priority mo pa rin is to study and is to pass this course. Minsan, akala mo kaya mo pa, yung pala nasa boundary ka na, biglang boom, gulat ka na lang. Downhill na lahat ng bagay na meron ka. Have an outlet of stress. This is actually very important. It may be through food, through friends, support system. Importante ito na meron kang ganun. Meron kang karamay, meron kang karant, ganun. Express what you need to express. Kung iiyak ka, go lang iyak dahil bumagsak ka. Kailangan meron kang outlet. Kung hindi, ang hirap yan pag if you will bottle it up. Celebrate small victories. Yes, yes, and yes. Parang it validates you as a person na, ay, may nagawa akong tama. Kasi vet school can really degrade you or crush you. Crush you tenfold. Give yourself a pat in the back once in a while. Important yan. Have a solid support group. Ayan. Actually, oo. Ang karamay mo rin dito ay other vet students or mga kasabayan mo. Parang sila rin yung source of strength mo. Kayo-kayo yung nagkakapitan na parang, sis, kaya natin to. Sis, kaya natin na. Mga ganon. Number five. Factor number five is time. Expect not to attend a lot of family events or gala. True, been there, done that. May times na makaka-attend ka pa rin naman. Pero expect naman yung mga times na talagang hindi talaga kaya. Uunahin mo pa rin yung pag-aaral mo. Priorities. Selosang jowa tong si Vetmed. Sobrang selosa niya. Konting oras lang mapunta sa gento. Parang biglang, oh my God, ano na nangyari sa akad life ko? Ganon. So, selosang jowa. Selosang jowa kasi siya. And also, take note, Vetmed is possibly 6 years or more. Yeah. Marami naman talaga na delay. Hindi naman sila nanakot-takot. Hindi ko rin sinasabing to normalize na marami naman delay, so walang problema. Pero I'm telling you this kasi yung level of difficulty talaga, it's challenging. Pero kaya naman. I mean, if you really want this, push lang ng push. Kahit sabihin madelay ka, go lang ng go. Kahit sabihin na dinudurog ka na at gusto mo nang graduate, go lang ng go. Orgs and extracurricular. Ayan. If you didn't know, guys, I am actually a part of an org, which is UP Lady Vets. Yun yung org ko. Hi, sises. Shoutout. Pagdating mo ng first year mo sa Vetmed, huwag ka magpa-pressure, sumali sa org agad. Take your time. Hindi naman porke inaaya ko or para kang nililigawan ng mga orgs na yan, goal ka na. Please take your time. Huwag ka magpa-pressure. Kung gusto mo na agad, then go. Explore. Walang problema. Pero if you don't want to, you're not yet ready, okay lang yan. Chill lang. And also, for me, one big thing bago ako nakapili ng org is naghanap ako ng org that is inclined with my values as a person. Nung nakakita ako ng org na ganun, then it's a match. Ano to? Tinder? Bumble? Charot. And also, trust your gut feeling pagka napili ka ng org. Nung umatend ako ng orientation ko sa UPLVSA, parang I felt na parang, uy, I saw myself in this org. So, boom, ito na, panis. Okay na. Ito, and another thing, if you don't have an org rin, pero gusto mo maging sumali sa mga activities, I do suggest na umattend ka naman vaccination drives, ng mga spay and neuter events, mga ganun, for experience, lalo na pagka marami ka pang time, which is yung mga first year, second year, mga ganun. Do volunteer work habang may time ka pa at hindi ka pa clinician. Maganda rin kasi experience yun, parang yung magtuturo ka ng 300 aso for mass vaccination, ganun, saya nun. Actually, masaya for experience nga. And kahit, alam ko kahit wala kang org nun, pwede ka umaten, basta mag-volunteer ka. Willing to volunteer and merong ganung klaseng event. May batch unity.
I don't know if this is just sa batch ko. For me, ah, depende to kada batch. Pero yung napansin ko sa batch ko, kahit na hindi ko sila nakasabay dahil na-delayed ako, may batch unity. Kumbaga, nagtutulungan ng mga tao. Parang yung mga notes, nag-share, or kaya group-group kung mag-take ng notes, nagtuturoan, yung mga ganyan. Which is nice kasi nagtutulungan kayo pataas. So, ayun, depende na rin sa'yo kung gusto mo makasalamuha. Pero kung hindi, edi okay lang. Kung kaya mo mag-aral mag-isa, okay lang rin. Pero ayun, nakakatawa lang yung ganong klase na batch unity. Mas mahirap nga ba talaga ang vet med kaysa sa human medicine? To be honest, lahat naman ng medicine inclined course mahirap. May kanya-kanyang levels of hirap yan. And para sa akin, both are incomparable. Kasi magkaiba yan, magkaibang species yan, sis. Isa tao, isa puro hayop. Pero what I can tell you from my perspective, kung mahirap nga ba talagang vet med, is that yung volume of information is times 10. Kasi hindi ka na nakafocus sa isang klaseng species. Hindi ka lang naman nakafocus sa aso-pusa. Pag-aaralan mo pa manok, baka, baboy, other animals, at iba-iba pa yung nag-take effects, iba-iba pa yung mga parasites sila, iba-iba pa yung mga microorganisms, or mga medications. Tapos minsan yung iba pa, contraindicated sa ibang species, and also iba-iba rin yung itsura ng kanilang anatomy. So all I can tell you is the volume is marami. Marami talaga. Expect failure. Unless sobrang perfect mo, hindi ka nag-fail ever. Ang galing mo naman nun. Pero parang wala pa ata akong kilalang vet student na kahit isang beses hindi mo magsak. Kahit isang beses, kahit sa quiz, parang imposible naman ata yun. Pero expect failure. I'm saying this kasi, alam mo yun, yung iba, pag hindi pa sanay sa failure, kinikim-kim, nagiging sad and everything. Pero this one, dahil you're expecting failure, ang ifo-focus mo na lang is kung saan ka nagkamali and then improve on that. Walang problema kung mag-fail ka ng ilang beses, basta nag-i-improve ka naman after that type of failure. So, expect failure, pero make sure to learn from it. Di ba? Kala mo naman sobrang... dami ko rin failures, sis, ha? Kung bibilangin mo ilang beses ako nag-take ng mga subjects, huwag natin pag-usapan. Maraming beses na. Burnout is real. As in. Kaya nga sinabi ko rin sa inyo na kailangan meron ka talagang support system or you need to know your limit rin. Pag umabot na sa point na nag-burnout ka, baka mas maka-apekto pa yun sa pag-aaral mo ng malala. Kasi ang dami naman talaga mga vet students na nab-burnout. As in, ako, at some point rin naman ako, na-burnout rin ako. Sa akin lang, you need to rest. Lalo na pag vet student ka, sanay ka palagi may ginagawa, ba diba? So, importante, you need to rest. Importante tulog, okay? Rest is also important. So, don't forget that. So, those guys are the tips or the things that you need to know before entering vet school. So, mag-vet school pa ba kayo? Sure ba kayo dyan? Charot lang. Alam mo, nakakatuwa lang kasi marami sa inyo ang nagsasabi or nagme-message sa akin na-inspire sila mag-vet because of me, which is really, sobrang naka-overwhelmed kasi, sis, ano bang ginawa ko para ma-inspire kayo? Diba? Palagi ko sinasabi, mahirap. Pero thank you guys for that dahil naging part ako ng inspiration nyo. As in, thank you so much. Dahil dyan, don't forget to subscribe to my channel and click the bell to be notified whenever I upload a new video. And don't forget to follow me at @aravertoshow sa Twitter, sa Instagram, sa TikTok. Actually, mas active ako sa mga tatlong to kasi parang on a daily basis, mas mabilis ako makalabas ng content or ganap dito. Lalo sa IG stories, active ko dyan. So, yun lamang. Thanks so much, Ara, signing off. Bye, guys. Good luck sa vet school.